sa mga nakinig po ng kwento ni Norman, heto na po ang karugtong ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, hindi madali ang long distance relationship dahil yon ay napatunayan ko. Kahit pala gaano katatag ang inyong relasyon, may darating at darating na pagsubok na sobrang magpapabago at susukat ng samahan nyo bilang magkarelasyon. Ganun pa man, lalo pa't alam ko na mahal namin ang isa't isa. Patuloy akong kakapit hanggat alam kong hawak pa niya ang mga kamay ko. Subalit ang hindi ko alam, laban ako ng laban pero matagal na pala akong talunan. Ilang buwan na rin ang nakalipas simula nang pumunta si Feby sa Baring. Mahirap, oo. Lalo pa't namimiss ko siya. Kaya dinadaan ko na lang ang pagkalungkot ko sa aking trabaho. Dahilan para maging successful ako. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Feby. Kahit pa nga nasa Baring siya. Hindi siya nakakalimot na tumawag at i-video call ako kapag araw ng day off niya. Kaya ang buong akala ko ay maayos kami ni Feby at walang anumang problema. Ngunit sa mga nagdaan pang buwan ay biglang nagbago ang lahat. Kung dati ay madalas kaming mag-video call, simula naman noon ay maswerte na kaming makapag-usap isang beses sa isang buwan. At sa tuwing hindi siya nakakatawag, imbes na magtampo dito ay iniintindi ko na lang siya dahil alam kong iba ang lahi ng amo niya. Kaya ako ang nag-adjust. At kahit na sobrang pagod ako sa trabaho, ay hindi ako nakakalimot na i-message ito ng mga sweet message. At ipaalala dito na mahal ko siya. Kahit pa, madalas ay wala akong natatanggap na reply sa kanya. Naisip ko kasi na yun na lang ang tanging paraan ko para maipadama sa kanya ang pagmamahal ko. At hindi rin niya maisip na malayo ang distansya naming dalawa. Marami pa akong effort na ginawa para sa aming relasyon. Nandiyang pinadadalan ko siya ng flowers at cards sa tuwing monthsary at anniversary namin. Hindi naging hadlang sa akin ang distansya namin sa isa't isa para maiparamdam ko ang buong pagmamahal ko kay Feby. Ngunit kapalit naman noon ay ang tuluyan niyang pagkawala ng oras sa akin na hindi ko rin maintindihan. Kaya nang hindi ko na kaya ay nagtanong na ako sa kanya. Love, may problema ba tayo? Napapansin ko kasi na halos wala ka ng oras makipag-video call sa akin. Kung hindi pa ako magtampo sa'yo, hindi mo ako tatawagan. Paglalambing ko dito. Ano kasi, Norman? Busy lang ako talaga sa trabaho dito. Masyado kasing mahigpit yung amo ko, kaya pati day off ko, nagagamit ko na rin para magtrabaho. Pagdadahilan naman niya. Ganun ba? Baka naman, love, magkasakit ka na niyan, ha? Magpahinga ka naman at magpapakasal pa tayo. Pag-aalala ko sa kanya. Ah, sige na. Next time na lang uli, Norman. May gagawin pa kasi ko eh. Pagpapaalam naman ito, sabay off ng kanyang phone. Sa huling usapan namin na yon ay dun ko na napansin na may iba na kay Feby. Hindi man ito sabihin, ay halata ko naman parang umiiwas ito sa akin. At sa tuwing tatanungin ko naman siya kung may problema ba ito, palaging rason niya ay wala daw. Na nai-stress lang daw siya sa trabaho niya. Kaya para maisalba ang aming malabo ng relasyon, ay nakagawa ako ng isang desisyon. Pinagplanuhan ko na bisitahin si Feby sa Baring para kahit papano ay maibigay ko ang suporta ko sa kanya. Ayaw din naman kasi niyang umuwi dahil sayang daw ang sinasahod niya doon. Kaya ako na lang ang bumisita sa kanya doon. Hindi naman ako nahirapan na makapunta sa Baring
dahil sa may negosyo ako sa Pilipinas. At mabuti na nga lang din ay may kaibigan ako doon. Kaya pansamantala, isa kanya muna ako tumuloy. Walang kamalay-malay si Pebby na pumunta ako sa Bahrain para sorpresahin siya. At sa tulong na rin ng kaibigan ko, ay natagpuan ko ang tinutuluyan niya. Oh pare, handa ka na bang makita ang nobya mo? 2 taon na rin kayong hindi nagkita, di ba? I'm sure, miss mo na siya. Pahayag ni Jess, kaibigan ko. Oo nga pare, sobrang miss na miss ko na siya. Kaya nga naisipan kong puntahan siya dito dahil nagkakaproblema yata siya sa trabaho niya. Tugon ko naman dito. Napakaswerte naman ang girlfriend mo. Talagang pinuntahan mo pa siya dito para lang damayan siya. Dagdag pa nito. Ganun yata talaga pare eh, pag mahal mo ang isang tao. Lahat susuungin mo kahit anong layo pa niya. At saka, hindi lang kasi basta girlfriend ko siya. Soon, magiging misis ko na rin siya. Masaya kong pagkikwento dito. Talaga pare? Congrats! Mabuti naman magpapakasal ka na rin. Ikaw na lang kasi sa barkada ang wala pang asawa. Pagbibiro nito. Pagkatapos ng usapan namin yon ni Jess, ay sinamahan niya ako nito sa apartment na tinutuluyan ni Pebby. Dala ang tsokolate at flowers na tila ba manliligaw muli ako. Nagulat naman ako sa nakita ko. Dahil ang dami pala nilang nakatira doon. Sa pagkakaalam ko kasi ay sa tita niya siya nakatira. Kaya wala akong kay idea na sa ganong lugar ito tumutuloy. Mabuti na lang nung araw na yon ay day off ni Pebby. Kaya sigurado ako na nandun siya. Pinatunay naman kami ng ka-roommate niya sa loob at itinuro sa akin ang kwarto ni Pebby. Kaya naman napatingin pa ako kay Jess kung kakatukin ko na ba ito o hihintayin na lang na magising. Napaaga kasi ang punta namin. Dahil sa gustong-gusto ko na talaga itong makita. At sa huli, napagdesisyonan din namin ni Jess, nakatukin na lang ito. Nakailang katok din ako bago bumukas ang pinto ng kwarto ni Pebby. At laking gulat ko nang iluha noon ang isang lalaki na naka-boxer shorts lang. Kaya kunot noo kong nagtanong sa kanya. Pasensya na pare, hinahanap ko kasi yung fiancé ko. Dito naman kami tinuro ng babae. Mukhang namali yata kami ng napagkatukan. Pahayag ko dito. Subalit hindi pa man sumasagot ang lalaki ay narinig ko namang nagtanong ang isang babae mula sa loob na kung sino daw ba yun. Halos matulos ako sa kinatatayuan nang marinig ko ang pamilyar na boses na yon. At tila gumuho ang mundo ko nang makilala ko kung sino ang may-ari ng boses. Hindi kasi nagtagal ay lumabas din ito para tingnan kung sino nga ako. Norman? Anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa dumating? Pagtatanong nito na halatang gulat na gulat. Para naman akong nawala sa sarili at hindi makapagsalita sa aking nasaksihan. Natauhan lang ako nang marinig ko ang sinabi ng lalaking kasama ni Pebby sa kwarto niya. Sino ba siya, Pebby? Ang aga-aga eh, nang iistorbo sa tulog natin. Pahayag nito. Nakita ko namang hindi makasagot si Pebby. Kaya wala na akong nagawa kundi umalis sa lugar na yon kasama si Jess. Nang mga sandaling yon ay tila durog na durog ako. At imbes na magwala doon ay mas pinili ko na lang na talikuran silang dalawa. Naisip ko na wala ako sa bansa natin at ayokong dungisan ang mga kamay ko para lang sa isang tao na wala namang kwenta. Mukha din namang walang alam ang lalaki na yon tungkol sa akin o sa amin ni Pebby. Kaya hinayaan ko na lang sila. Sa bandang huli ay naisip ko pa rin ang kapakanan ni Pebby. Kahit paani minsan, hindi niya naisip na ako ay masasaktan niya.
hindi naman ako umuwi ng Pilipinas hanggat hindi ko nakakausap si Pebby. Kaya isang gabi ay nakipagkita ko sa kanya. At hindi ko nga inaasahan ang sakit na malalaman ko mula dito. Nalaman ko dito na isang taon na rin pala niya akong niloloko. Hindi lang daw niya masabi sa akin ang tungkol doon dahil alam niyang masasaktan niya ako. Hindi naman daw niya sinasadyang saktan ako. Nagkataon lang daw na yung lalaki na yon ang kasama niya noong mga panahong depressed na depressed siya sa trabaho. Kuwento pa nito na naibibigay daw ng lalaki na yon ang mga pangangailangan niya. Kaya nagawa niyang pumatol dito. At ang pinakamasakit na katotohanang nalaman ko ay ang wala na pala akong karapatan maghabol sa kanya. Dahil ang totoo ay kasal na sila ng lalaki. Isinusoli din ni Pebby ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Subalit hindi ko na kinuha yon. Bahala na ako siya kung ano gusto niyang gawin doon. Kung gusto niyang itapon, wala na akong pakialam pa. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin ni Pebby, ay wasak na wasak akong bumalik ng Pilipinas. Baon-baon ang sakit ng aking nasaksihan. Ang akala kong babaeng makakasama ko habang buhay ay pagmamay-ari na pala ng iba. Siguro ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ibibigay sa iyo ng nasa taas. Ganun pa man, maswerte pa rin naman ako dahil may pamilya akong nagmamahal sa akin. At syempre, umaasa pa rin naman akong darating isang araw ang pag-ibig na nakalaan talaga para sa akin. At hindi ako magsisawang maghintay kahit paanong edad ko siya dumating. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Nawa ay nakapulot kayo ng aral sa istoryang ibinahagi ko. Ang inyong letter sender, Norman.